Oh, hello at mapagpalang araw sa lahat. Welcome po sa ating munting tahanan dito sa YouTube at sa Facebook ang ating PESMA Plus. At sa ating program na Fiesta ng Bayan ay Fiesta rin ng Simbahan, kung saan na pinag-uusapan natin ang mga buhay ng ating mga santo, ang ating mga real heroes, at mga importanteng celebration ng ating pananampalataya. So let's go, let's celebrate ang Memorial of Our Lady of the Rosary o ang paggugunita sa Mahal na Birhing Maria ng Rosario. Piyesta po sa lahat ng bayan ng ating mahal na inang Birhen ng Rosario. At syempre ang pag-celebrate ng mga kapistahang ito ay nakakatulong pag-isipan, gunitain at pagnilayan ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit natin binibigyan puri at karangalan ang mahal nating ina sa kanyang title na ito, Our Lady of the Holy Rosary. October, one of the most significant month of Our Blessed Mother at ng Banal na Rosario. Dalawang malalaking pangyayari na nakakaugnay sa kanya at sa Santo Rosario kung kaya karapat-dapat namang tawagin ito na Month of the Holy Rosary. Now kung maalaala natin, noong October 13, 1917, ito ang sixth and the final apparition ng ating mahal na ina sa Fatima. Ito ang apparition na famous for the miracle of the sun. Alam niyo ba na ang official title ng mahal na ina is Our Lady of the Holy Rosary of Fatima? Doon sa aparisyon na iyon. At ang pangalawa ay ang Battle of Lepanto. Yan ang pinanggalingan at sinimulan ng fiesta na ating pag-uusapan ngayon. Now, ang lahat natin na pag-uusapan ay binasin natin sa dalawang website, sa CNA or CatholicNewsAgency.com at sa FranciscanMedia.org. So, simulan na natin. October 7, Feast of Our Lady of the Holy Rosary. Sa loob ng iilang siglo, mas kilala ang kapistahan na ito sa Fiesta ng Our Lady of Victory dahil ito ay naganap bilang parangal sa isang 16th century naval victory na nagligtas sa Europa laban sa mga Ottoman Turks invasion. At dahil nga sa isang malawakang kampanya sa pagdarasal ng Santo Rosario sa buong Europa, iniugnay ni St. Pius V ang tagumpay na ito sa intercession ng ating mahal na Inang Maria. Habang si Pope Leo XIII naman ay napakadiboto sa mahal na ina ng Rosario na gumawa siya ng 11 encyclicals tungkol sa kapistahang ito sa loob ng kanyang buong pontificate o habang siya ang Pope. Sabi ng simplycatholic.com, ang encyclical ay isang pastoral letter by the Pope to the whole Church. Generally addresses matters of faith or morals, encourage a particular commemoration or pious devotion, or deal with matters of church discipline which are to be universally observed. Encyclical letters are not considered divinely inspired and do not contain matters considered to be revelation. However, they are regarded as instruments of the ordinary magisterium containing the authoritative teaching of the Vicar of Christ. So, hindi nga siya ex cathedra. Ibig sabihin, hindi siya infallible or dogmatic, kundi instruction, mahalagang instruction or instruction sa mga importanteng gawain. Sabi ng ating Dogmatic Constitution on the Church, Lumen Gentium number 25, basahin natin, religious submission of will and of mind must be shown in a special way to the authentic teaching of the Roman Pontiff, even when they are not speaking ex cathedra. Authentic teaching at hindi ex cathedra. Ibig sabihin, pwede bang may mag-dissent? Well, technically, yes.
Subalit hindi ho yan ang layunin ng encyclical o ang layunin natin dito sa PESMA. Ang ating layunin kundi ang magbigay ng isang attitude na ito. The attitude must be one of desire to assent. So instead na kukontrahin natin dahil sa mga bagay na na-experience natin na mahirap ito gampanan, kailangan tayo ay magsikap na gampanan ito. Desire to assent. A respectful acceptance of truth which bears the seal of God's Church. Yan po ang nanggaling sa Canadian bishops after years of backlash sa ginawa nilang pagtutol sa encyclical ni Pope John Paul II na Humanae Vitae. Ang Humanae Vitae ay nag-a-assert ng mga turo ng simbahan tungkol sa sakramento ng kasal at pamilya. Yan po ang inayawan ng mga bishops ng Canada at eventually inayos din nila. So yan ang encyclical. Now balik tayo sa ating fiesta. Sa mga isinulat ni Pope Leo XIII, una dito ang Supreme Apostolatus Officio noong 1883 kung saan binasi at binigyan din ang pinakalumang pagsasamo sa ating mahal na Inang Maria, ang Subtuum Presidium or Under Your Protection. Nakagawain na nating mga Katoliko sa panganib at sa mga oras ng kaguluhan ang ating pagsusumamo sa pagpapakupkup sa Inang Maria. Ito ang sinabi ni Pope Leo, "It has always been a habit of Catholics in danger and in troublous times to fly for refuge to Mary. This devotion so great and so confident to the August Queen of Heaven," sabi ni Pope Leo, "has never shone forth with such brilliancy as when the militant Church of God has seen to be endangered by violence of heresy or by an intolerable moral corruption or by the attacks of powerful enemies." And this time, sa pagkakataon na ito, ang attacks na sinasabi niya ay talagang literal attack. Literal na physical attack. At yan po ay ang gyera, gyera ng Lepanto. So ano bang nangyari? By 1453, troops of the Turkish Ottoman Empire had invaded and occupied the Byzantine Empire, bringing the large portion of the Christian world under Islamic law. For the next 100 years, the Turks expanded their empire westward on the land. At hindi lang nag-expand by land ang mga Turks, kundi they also asserted their naval power in the Mediterranean. And in fact, sila yung may pinakamalaking naval armada sa Mediterranean ng panahon na ito. Noong 1565, sa kanilang ambisyon na abutin at lupigin ang Roma, inatake nila ang Malta. Subalit hindi sila nagtagumpay. Ang ginawa nila, nilusob at nakuha nila ang Cyprus 5 years later, noong fall of 1570. Dahil nga sa threat na yan, nakita na ng mga Kristiyano, para hindi matulad sa Cyprus, the next year, 3 Catholic powers ang ginawa, Spain at ang Papal States, ay nagkaisa at gumawa ng Holy League para ipagtanggol ang mga Kristiyano laban sa Turkish invasion. Ang armada ng Holy League at ng mga Ottoman Turks ay nagtagpo sa west coast ng Greece noong October 7, 1571. Ang mga sundalo at marinero ng Holy League nang panahong iyon ay nagsusumamo sa Inang Maria sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario at bilang paghahanda para sa labanan. Ganun din ang ginagawa ng mga Kristiyano sa buong Europa sa kanilang mga simbahan bilang sagot sa paghihikayat at panawagan ng mahal na Papa
na magtipon upang tawagan ang inang Birheng Maria laban sa nakakatakot at napakalaking puwersa ng mga Ottoman Turks. May mga nagsasabi na si Pope Pius V ay pinagkalooban ng isang mahimalang ng parang hindi kapanipaniwalang tagumpay ng Holy League. Siguradong naunawaan ng Papa ang kalagahan ng mga pangyayari sa araw na iyon, lalo na nang ipaalam sa kanya na maliban sa 13 na barko sa halos 300 na barko ng kalaban ng Ottoman Turks ay naagaw o nasira at nadubog. 13 lang ang natira sa 300 nila na barko. Dahil dito bilang pasasalamat at paggugunita, itinatag niya ang kapistahan ng Feast of Our Lady of Victory. Paglipas ng 2 taon naman, noong 1573, binago ni Pope Gregory XIII ang pangalan ng fiestang ito sa Feast of Our Lady of the Holy Rosary, na originally celebrated on the first Sunday of October. Ibig sabihin, movable siya. Basta first Sunday, doon ang fiesta, kahit anong petsa. Si Pope Clement XI naman extended the feast to the Universal Church. So hindi lang sinaselebrate sa buong Europe and Mediterranean area, ginawa niya ng fiesta ng buong simbahan. Ibig sabihin, sa buong mundo na. And in 1913, St. Pius X set the date of the feast sa October 7. Ibig sabihin, fix na ang fiesta sa 7 kahit hindi Sunday. Kahit anong araw, basta 7. Yan ho ang celebration natin ng fiesta na ito, na ngayon ay pinagdiriwang na sa buong mundo bilang kapistahan ng paggugunita sa mahal na Birheng Maria ng Rosario. At bilang patron ng parokya ni na Pesma Florencia Valdez, sila ay nagsimula ng humanda sa kanilang kafiestahan sa pamamagitan ng Novena Masses. So hindi lang Novena Prayers ang kanila, Novena Masses or Series of Masses. At samahan natin ang mga lower bikutan sa Taguig sa kanilang opening at Thanksgiving Holy Mass celebration. Ito na may ipagpatuloy natin ng iilang pang mga homily ni Father Samson sa ibang video na. Pero sa video na ito, yung opening lang nila. So pakinggan po natin ang kanilang opening, lalong-lalo na ang sermon po ni Father Hukan Samson tungkol sa kapistahan na ito. Meron akong kanta na dati tinututugtog ko sa piano pero nakalimutan ko na yung Love and Devotion. So, yun, Love and Devotion. Sabi niya, ang meaning ng devotion ay love, loyalty, enthusiasm for a person, activity or a cause. Yun ang devotion. Ibig sabihin, may katapatan ka, hindi lang may pagmamahal. At magandang pinag-iwala yung meaning na yun, no? Kasi madalas, pag sinasabi nating love, more about feelings. Kumbaga, yung feelings mo at katapatan mo, hindi lang yung love, kundi ang love. Sinasabi natin sa kapag may kinakasal, desisyon. Hindi lang dahil matingkat ang feeling mo, kaya mo siya love, kundi kahit parang wala nang matingkat na damdamin, dapat mahal mo pa rin.
Kasi yung pagmamahal ay desisyon na dapat mong panindigan at pangatawanan. No? Sa isang banda, ang devotion din ay isang panagalangin o kaya ay religious observance. Nakaugnay ito sa isang pananampalataya at ito ang sinasabing tugon sa pagmamahal na iniuukol sa atin ng Diyos. Kumbaga, unang nagmamahal ang Diyos, tumutugon tayo ng pagmamahal din. Sa isang banda, ganito ibig sabihin nun, kapag nagpakilala ang Diyos, kikilalanin natin. Diba? Pag nagpakilala ang Diyos, ang tugon natin sa kanyang divine revelation, faith. Kapag nagmahal ang Diyos, ang tugon natin, pagmamahal din. Kaya merong pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos at meron tayong tugon ng pagmamahal. At alam natin, yung tugon natin ng pagmamahal ay hindi natin mayahalin tulad doon sa pagmamahal na iniuukol sa atin ng Diyos. Kasi ang Diyos na kayang magmahal ng gano'n. At hindi ko sabihin, yung pagmamahal na walang pasubali, walang hinihintay na kapalit. Ikaw ba, ganun ka magmahal, dapat may kapalit. Di ba? Di ba madalas ganun tayo magmahal eh? May kapalit. No? Pero si Lord wala. Yun yung unconditional love. Kaya nga tayo kung magmahal, gusto natin mahalin din tayo. At sabi nun sa musical na Moulin Rouge, no? yun daw ang nakyuti ng isang tao na siya ay magmahal at siya ay mahalin. At madalas tayo nagmamahala kapag naramdaman na natin minahal tayo. At yun naman talaga ang una nating naramdaman mula sa ating mga magulang. Minahal nila tayo, kaya may kakayanan tayo magmahal din. Kaya yun daw yung devotion. No? Yun yung devotion. Itong devotion na ito, isang nakakalito para sa ating mga Katoliko, ang dami-dami. Di ba? Ang dami-dami. Ang dami-dami nating devotion. Kumbaga, why do we have devotion? Kasi nga, tao tayo. At ang tao, alam natin, ay nilikha ng mapagmahal ng Diyos para kasama ang pagmamahal at patungo sa pagmamahal. No? We are created by a loving God, by love, with love, for love. At dahil tayo capable of loving and capable of being loved, kaya tayo mayroong mga devotion. Pero Father, ba't ang dami-dami? No? Ba't ang dami-dami? May alam ba kayong devotion na naisip nyo ngayon? Ano mga devotion natin bilang mga Katoliko? Well, of course, isa na yun, yung pagdarasal ng Rosario. Ano pa mga devotion? Perpetual health, divine mercy, apostolate, kasi ito yan. Eh, ano pa? Padre Pio, di ba? May mga pumunta kay Padre Pio. Ano mga devotion ang paborito nyo? Sacred Heart of Jesus. Ano pa mga devotion? Mother of Perpetual Health, no? Dalawang devotion natin ay hindi natin devotion. Yung Sacred Heart at saka yung Divine Mercy. Hindi natin devotion yun. Yun ang devotion ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang nagmamahal sa atin, kaya ipinakita niya sa atin ang kanyang puso. Ang Diyos ang nagmamahal sa atin, kaya ipinahayag niya sa atin ang kanyang abag. Hindi natin devotion yun, no? Kumbaga, hindi tayo ang may loyalty to that. Kumbaga, kung devotion natin yun, lagi pa kayo nagdadasal nung 3 o'clock habit, no? Pero si Lord, lagi yun, once and for all. Laging binubunta nung alas 3 ng hapon, nung siya'y nakapako sa krus, doon niya ipinahayag yung divine mercy. Bakit? Once and for all. Kasi eternal siya. Kasi Diyos siya. Eh tayo, kailangan pang may alarm, kailangan may reminder, kailangan may kopya, no? At kapag wala yun, nakakalimutan natin yung devotion natin. Pero siya hindi. Lagi niyang iniaalay ang puso niya para sa ating lahat. Yun ang devotion ng Diyos. Actually, si Mama Mary din, mayroong devotion. Sa ating kasaysayan, ito yung tinatawag natin the four dogmas of Mama Mary. Ano yung four dogmas na yun?
divine motherhood, perpetual virginity, immaculate conception, and then assumption of our Mother Mary into heaven. Si Maria ba may gawa nun? Hindi. Ang Diyos ang may gawa nun. Therefore, devotion pa ni Mary ang hindi. Yun ang devotion ng Diyos kay Maria at para din sa ating lahat. So, sino ang tunay na may devotion? Tayo ba? Pag wala tayong alarm clock, baka nakalimutan na natin yung devotion natin. Pero ang Diyos hindi. No? Kaya sinasabi ni St. Paul, even if we fail, God will not fail us. Kahit hindi na tayo faithful, God remains faithful to us. No? Yan ang tunay na devotion. Loyalty. No? Love. Enthusiasm into that person o kaya o sa gawain. No? Kaya madalas ang devotion natin ay tunay na devotion ng Diyos para sa atin. Sa kanaunan, itong devotion na ito, itong pagmamahal ng Diyos na ito, ay maraming umahad lang. At yun yung napagnilayan natin kung nasusundan niyo yung mga araw-araw nating pagninilay dito sa Dalaw, no? Habang pinagninilayan natin yung mga champions of the rosary, simula kay St. Benedict. No? Ano yung mga heresies? Mga maling katuruan. Mga maling katuruan, sabi sa dictionary din, titignan ko, any belief or theory that is strongly at variance with established beliefs or customs. Turo siya pero mali. Hindi siya tahas kung mali, pero siya ay magliligaw sa ating salantas kabanalan. Ilalayo niya tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin. Yun ang mga heresies. No? Kaya kailangan itong encounter ng mga tinatawag nating champions of the rosary. Dito natin nakikita yung tunay na kahalagahan bakit kailangan tayong patuloy na nagtuturo tungkol sa ating pananampalataya. Kaya kahit ang rosaryo, hindi lang natin ginagamit sa pagdarasal, kundi ginagamit din natin lalo na sa pagtuturo. Kaya mayroong mga misteryo. So, yan. Ngayon, tignan natin itong champions natin for today. Actually, papakayawin ko ngayon yung champion natin for today at saka inadagdag ko na din si Lucia Dos Santos. Kilala niya si Lucia? Hindi pa siya saint. Siya ay servant of God. Candidate pa siya for sainthood. Pero as of the moment, tinanggap na yung process niya for canonization. Pero hindi pa siya beatified kasi after beatification, tatawagin na siyang blessed. And after that, another miracle, tatawagin na siyang saint. Ngayon siya ay servant of God. Hindi pa siya blessed, hindi pa siya beatified, at later on, siya pa siya makakanonize after ng beatification. So, si servant of God, Lucia Dos Santos, at saka servant of God, Joseph Kentenich. No? Si Joseph Kentenich ay German. Titignan lang natin, hindi na natin titignan yung kanyang buhay, kundi yung kanyang devotion. Siya ay German, pero siya ay naging prisoner. Kahapon nakita natin si sino ba yung ating champion kahapon? Bartolo Longo ba? So si Blessed Bartolo Longo, beatified na siya, kaya blessed ang tawag sa kanya. Hindi pa siya canonized, kaya hindi pa siya saint. Iniwan siya, or namatay ang mommy niya nung siya ay 10 years old. Ito naman si Joseph Kentenich. Iniwan siya ng mami niya nung siya ay 9 years old sa isang orphanage. Sa orphanage ni St. Vincent. Pero mabait tong nanay niya kasi alam niya hindi niya kayang buhayin itong anak niya na si Joseph Kentenich. Kaya nung papalis na yung mami niya, nagdasal siya sa image ni Mama Mary. At sabi niya kay Mama Mary, ikaw na po ang mag-alaga at maging nanay sa aking anak. Kasi hindi ko siya kayang palakihin. Eventually, naging pare itong si Joseph Kentenich. Pero sa kanyang pagiging pare, maraming mga persecutions din. Kasi doon ang umuuskong yung tinatawag nating Freemasonic Lodges, yung mga Mason, Freemasonry. At ang alayunin itong mga Mason, matayin ang mga pare. No? Kasi yung mga pare ay handa para sa kanilang mga alayunin. No? Isang devotion na pinuro
loob nitong si servant of God, Joseph Kennedy, ay yung tinatawag niyang Altera Maria. Kami mga pare, tinatawag niya kami Alter Christus. No? Masculine yan. Pero kapag ginamit natin sa feminine, Altera Maria. Ang ibig sabihin ni Joseph Kennedy, all the members of the Schoenstatt Marian Movement, ang Schoenstatt Marian Movement ay ang seminaryo niya doon saan siya nag-aral pagbabari at doon niya binuo itong Marian Movement na ito na nagmamahal kay Maria kasi nga naramdaman niya kahit iniwan siya ng nanay niya noong siya ay 9 years old na mahal pa rin siya talaga ng nanay niya at ganun din ang naunawaan niya na pagmamahal ni Maria sa kanya. Kaya binuo niya itong Marian Movement na ito. Pero ang inuutos niya sa kanyang mga members nitong Marian Movement na ito, maging Altera Maria para sa lahat ng tao, para ang lahat ng tao ay mailatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ano yung Altera Maria? Ibig sabihin, another Mary. Kung kami mga pare, another Christ, Alter Christus, ang mga members ng kanyang movement, Altera Maria. Sabi niya, para kayong mga aparisyon na laging nakikita ng mga tao na magpapaalaala sa kanila kung gaano tayo kamahal ng ating mahal na ina na si Maria at kung gaano niya ninanais na tayo ay palaging mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda nun. Ako ngayon pa lang ito nabasa, no? Ngayon pa lang ito natutunan. Sabi ko, oh, ano, pwede pala yun. No? Naalala niyo nung isang araw nabanggit ko yung isang paborito kong movie nung ako'y high school pa, yung Leap of Faith, no? Yung Leap of Faith, isa siyang faith na faith healer. Pero magkaganda din yung mga advice niya, lalo-lalo sa mga sumusunod sa kanya na nais magpagaling. Meron kasi mga tao na hindi niya kaya talaga pagalingin kasi nga faith siya talaga. Kaya sabi niya doon sa isang bata na alam niya hindi niya kaya pagalingin kasi grabe yung sakit. Sabi niya, if you cannot find a miracle, be the miracle. No? If you cannot find a miracle, be the miracle. Kasi yun naman ang katotohanan ng ating pagiging tao. Kung bakit tayo nandito, that's the miracle of God. Biyaya ng Diyos. No? So be a miracle to your brothers and sisters. Yun ang sinasabi ni Joseph Kennedy sa kanyang mga taga-sunod. Kung hindi ka makakita ng miracle, ikaw ang miracle. Be the apparition of Mama Mary to all the people that you will encounter at ilapit niyo sila sa ating Panginoon. Pwede ba yun? No? Minsan, nag-spiritual director ako doon sa SD po. Sabi ko sa kanya, Father, pakinig ka sa iyo, no? Father, meron akong spiritual brightness. No? At parang naubos na yung aking kasi sa spiritual direction, hindi confession ang pinag-uusapan doon, hindi kasalanan, kundi religious experience. Nung bago ko sa seminaryo, ang dami kong religious experience. No? Isabel, naliligo na ako, religious experience. Kaya kailangan yung ating spirituality. Pero eventually, nagiging dry. Alam niyo, parang ganun din ang sabi ng spiritual director ko. No? Sabi niya, kung wala ka ng religious experience, you create one. Huwag kang maghihintay. Gumawa ka. Isabel, bakit ka dry? Kasi hindi ka nagdadasal. Magdasal ka. Ba't ka dry? Kasi hindi ka na gumagawa ng mabuti. Kumuha ka ng mabuti. No? Kung wala ka ng religious experience, mga faith experience, mga mysterious, glorifying experience, you make one. No? Yun siguro yung sinasabi din ni Joseph Kennedy sa kanyang mga followers. Be an apparition of Mama Mary. Para araw-araw meron tayong reminder. At ito naman yung nakuha ko kay Servant of God, Lucia Dos Santos. Si Lucia Dos Santos ay isa to sa mga kabataan kung kanino nagpakita si Mama Mary ng Our Lady of Fatima. Di ba tatlong bata yun? Yung dalawang bata na ako nang namatay mga kapatid. Mga Marco, mga pinito nila. Si Francisco at saka si Jacinta. Ngayon, saints na si Jacinta sa si Francisco.
Matagal ang buhay nitong si Lucia. Actually, kamamatay lang niya. No? At nabuhay siya hanggang makarating siya sa age na 93 years old. Kaya yung third secret of Fatima, sinabi lang niya kay Pope John Paul II, eventually, nung time na, ayon sa apparition ng Our Lady of Fatima. Pero hindi yun, no? Siguro kilala niyo na si Lucia dos Santos, isa sa mga missionaries ng Fatima. Pero ang nais kong tignan natin ay yung mga devotion na pinromote ni Lucia dos Santos. No? Nagkaroon siya ng apparition noong December 10, 1925. At doon sa apparition na yun, sinabi sa kanya ni Mama Mary, i-promote mo yung 5 First Saturday Devotion sa Immaculate Heart of Mary. 5 First Saturdays. Di ba meron tayong devotion to the Immaculate Heart? 9 First Friday. Di ba? Dito sa parokya natin, ginagawa natin, nag-holy hour tayo ng Thursday bago ang First Friday para Thursday pa lang may reminder na tayo mo yung First Friday bukas. Baka gusto mong i-renew yung devotion mo sa Immaculate, sa Sacred Heart of Jesus. Pero si Dos Santos, si Lucia Dos Santos, Servant of God, Lucia Dos Santos, meron pa apparition sa kanya na nagsasabi, i-extend mo pa. Pero hindi na 9 first Friday, kundi 5 first Saturdays. No? Alam niyo, may mga parokya na ginagawa para ma-remind sila ng first Saturday devotion to the Immaculate Heart of Mary. Kasi yun yung tinatawag natin the twin hearts. No? Ang kambal na puso. Ang puso ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, Sacred Heart, at ang puso ng ating ina na si Maria. So the Sacred Heart and the Immaculate Heart. So para nila ma-practice or ma-observe itong devotion to the Immaculate Heart of Mary for 5 consecutive first Saturdays, gumigising sila ng mag-aamaga. Tapos nagkakaroon sila ng dawn procession. At yung dawn procession nila, iniluti nila ang lahat ng lugar at dadalhin nila sa simbahan para magsimba ng first Saturday. So yun yung isang devotion na pinopromote ni Lucia dos Santos. Ikalawa, the significance of May. Kumbaga, ako ngayon ko lang din nare-realize. No? Kasi the first apparition of Fatima ay nagalap ng May 13, 1917. Flu virus naman. And then Spanish flu ang virus. No? Affected din ang lahat nun. No? At doon na puso yung communion na malayo para hindi magkakawakan. Hindi nagsisimba ang mga tao, nagsisimba sa kalye ang mga bari, tapos pupuntahan na nila for communion. No? Yun yung virus noong 1917. Pero noon din nagpakita si Mama Mary at nag-start yung apparition na yun, 13th of May, 1917. Alam niyo mo kailan natapos? October. Kaya nga yung May, di ba anong ginagawa natin pag May? May flower offering. Ang tawag natin doon, Marian Month. Tapos pagdating ng October, anong tawag natin ng October? Marian Month, Rosary Month. No? Tingin ko yun ang dahilan kung bakit meron na tayong May, meron pa tayong October. Pero may ginawa akong study, no? Kasi dati kasi lahat ng priest ni Mama Mary nasa May. Until ni-revise yung calendar na nakalap na yung mga piyesta ni Mama Mary appropriately. Hindi ko na ipupwento yun. Bibigay ko na lang sa inyo yung copy ng research na ginawa ko na yun. No? Pero yun yung dahilan. At malamang, doon din nagsimula kung bakit meron na tayong May flower offering, meron pa tayong Rosary Month ng October. Dahil doon nagsimula yung apparition sa Our Lady of Fatima at yun yung ending din. No? So, 6 na buwan. Buwan buwan nagpapakita ang mahal na ina dito sa tatlong bata na ito. At ang culmination nito, alam niyo yung culmination? Dancing Sun. Yung araw ay nagsayaw po. At ito ay nasaksihan ng 70,000 na tao. At bago magsayaw yung araw, anong nangyari? Pumulan muna ng malakas na malakas.
Tapos pag natapos nung sumayo yung araw, hindi nila namamalayan, tuyo na sila lahat. No? Ni Rachel, no? At lahat naniwala. Kaya ang bilis nung apparition na yun ng Our Lady of the Holy Rosary. So ano yung sinasabi ko? May devotions as a October devotions na pinopromote ni Lucia dos Santos. And then, ibinugtong ni Lucia yung souls are to pray the rosary and spend at least 15 minutes meditating on each mysteries. Kumbaga, sinasuggest ni servant of God, Lucia dos Santos, pag magdadasal ka ng rosaryo, huwag yun ipamadali. No? Pag gusto mo madali, hindi Lord yung buhay mo. Sabi ni Lucia dos Santos, pag magdadasal ka ng rosaryo, at least spend 15 minutes for every mystery. Ano gagawin ko ng 15 minutes? Meditate on it. Ano nyo yung mysteries? Nakalagay yun sa Bible. Nadapit mo sa Bible. O kaya, kumuha ka ng rosary prayer na meron ng biblical text. Ang tawag doon, biblical rosary. No? O Bible rosary. Para habang dinadasal mo, hindi ka, bakit ako kaya? O, kuno ka ng grasya. Parang si Haro kanina, di ba? Nag-announce ng bilis-bilis ng salita niya. Naintindihan eh. O, sinabi yan. Huwag din doon. No? O, doon naintindihan ni Lord, yung sinasabi natin sa panalangin, pero maganda maintindihan ka dito katabi ko. Para ma-inspire din siya na magdasal. E magdadasal ka, atay na amaryas, hindi ma-inspire yun, maiinis yun sa iyo. No? Kaya tutulit sa inga nila, yung mga katoliko na yung magdasal, paulit-ulit. No? So, yun yung mga suggestions ni Black Lady, Servant of God, Lucia dos Santos, na mga devotions na maganda natin kunin. Last na question na lang. Father, bakit ang dami-dami nating devotion? Of course, siguro alam natin lahat, ang gaganda ng mga devotions natin. Pero ang dami-dami eh. Pag kinuha ko lahat ang devotion na yun, yun na lang ang gagawin ko araw-araw. Di ba? At madalas doon na din sisipoyin yung mga Katoliko. Dahil ang dami. Kailangan ko bandasan din lahat to? Ang sagot, hindi. Pili ka lang ng isa o kaya dalawa. At dahil taga dito tayo sa Our Lady of the Holy Rosary, malamang yun ang isa na piliin mo. Tapos pumili ka pa ng isa. Baka Divine Mercy, baka Sacred Heart. No? Pero hindi mo kailangan dasalin lahat. Kasi ito ay tulong lang sa atin para tayo mapalapit sa ating Panginoon. Kaya ang rosaryo ay hindi tungkol kay Maria. Ay tungkol sa ating Panginoon. No? Kaya nga kahit yung dasal na Aba, Ginoong Maria, na pupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman sino? Ating anak na sa Jesus. Minsan kapag dinadasal natin yun, parang Marian prayer. Hindi siya Marian prayer. Actually, siya ay pati ng anghel kay Maria. Aba, ito, Aba Maria. O Aba, Aba na pupuno ka ng grasya. Hail full of grace. Yun ang pagkakilala ng anghel kay Maria. Ano yung second portion? Yun ang pati ni Elizabeth kay Maria. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So, kumbaga, inuulit lang natin, hindi ito yung panalangin natin, greetings ito. Kumbaga, nananalangin ka ba? Hey Lord! O, oh, yun ang panalangin ko. Hi God! Panalangin ko yun. Greetings yun. Hindi panalangin yun. Ang panalangin ay nasa huli. Matapos mong pangitin ang pangalan ni Jesus. Di ba? Abagin ang Maria ng pupunuhan ng grasya. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Asan ang panalangin ko? Greetings yun. Pagkasabi mo sa pangalan ni Jesus, doon ka mananalangin. Ano yung panalangin? Ang panalangin mo yun. Ipanalangin mo po kaming makasalanan. So, hindi po ka matanggap na panalangin mo yun kasi hindi ka makasalanan? Sino dito hindi makasalanan? So, panalangin natin yun kasi makasalanan tayo, di ba? Ipanalangin mo kaming makasalanan, kailan daw? Ngayon, at kung kami mamamatay. Sino sa inyo hindi mamamatay?
Hindi mamamatay. Lahat tayo mamamatay. Kaya kailangan ipanalangin natin kahit yung kamatayan natin na hindi lang yung ngayon. Yun ang panalangin. No? Kaya hindi ito panalangin kay Maria, ito ang bangin ng anghel at sa kanin Elizabeth kay Maria. At later pa natin binabanggit yung ating panalangin. Ipanalangin mo kami ngayon at kung kami mamamatay. Yan ang tunay na debosyon na pinagdinilayan natin araw-araw. No? At yan ang ninanais natin. Sana tayong mga taga dito sa Our Lady of the Holy Rosary Parish ay magkaroon ng tunay na debosyon sa Rosary. Dahil ito yung pamatay sa mga maling turo. Ito yung panalangin para tayo mapalapit sa ating Panginoon. At ito ang panlaban natin sa kasamaan. Nasa laban tayo, pero ang kalaban natin hindi ang kapwa. Ang kalaban natin hindi mga Muslim, hindi mga Protestante, hindi mga iba reliyon, kapatid natin lahat yan. Hindi sila ang kalaban natin. Ang kalaban natin, Diablo, kasamaan. At nasa atin ang tunay na sandata. At yan, Rosario. Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Pero nais ko ipangako ninyo na dahil sa inyo na lang yan. Huwag nyo lang i-display. No? Magtulong-tulong tayo para magabi natin ang kasamaan, ang tukso, at ang diablo. Amen? Maraming salamat, Pesma Florencia, sa iyong mga videos at kay Father Samson din sa pagpahintulot sa atin na i-publish po ang kanyang mga sermon. Okay, sa pagkakataong ito, manalangin tayo ng isang panalangin na considered as ancient prayer to the Blessed Virgin Mary. In fact, ito yung binigyan din, di ba, ni Pope Leo XIII, the oldest known prayer to Our Lady for our intercession. The oldest known version of which is found in an Egyptian papyrus from the 3rd century. This prayer is used in litanies to the Blessed Mother and as a concluding prayer, sa compline. A partial indulgence is granted to the faithful who recite it. So, i-recite po natin para may partial indulgence tayo. Una natin sa Latin. Subtuum presidium. Subtuum presidium confugimus santa di genetrex. Nostras deprecaciones ni despicias in necessitatibus. Sed periculis contis libera nos semper. Vergo gloriosa et benedicta. Amen. Sa English naman po, under your protection, we fly to thy patronage, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Okay, so have a blessed fiesta po sa lahat, lalo-lalo na sa parokya ni Pesma Florencia Valdez. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig, pagsusubaybay, at pagsusuporta sa ating munting channel na ito, ang Pesma Plus. At sana ay nagustuhan ninyo ang ating pagtatalakay sa ating mahal na inang Birheng Maria ng Rosario. At ng himala na nangyari sa Battle of Lepanto. Huwag po nating kalimutan na wala ang channel na ito kundi dahil sa inyo. So keep on supporting, subscribe talaga at syempre like and share. At huwag huring kalimutan na sa katapusan ng video na ito, meron po tayong link na ilalagay dyan na dadalin pag na-click ho nyo yan, dadalin kayo ng YouTube doon sa video na yan. At ang video na yan ay related po sa video na ito. So hanggang sa muli, ito po si Rex from Chicago. Thank you, and through the intercession of Our Lady of the Most Holy Rosary, may God keep us and bless us. Through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.